araw sa inyong lahat, mga minamahal kong katanglaw, kayong mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa palatuntunang ito, ang salitang law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na bibigay ng law sa ating mga bayan. Tayo ngayon po ay nasa araw ng Martes sa 14th sa karaniwang panahon. At ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Mateo, Kabanata 9, mga talata 32 hanggang 38. Pinalayas ni Jesus ang isang piping inalihan ng masamang espiritu. Ito po ang nasaksihan natin sa ating mabuting balita ngayon. Pinalaya siya at binigyan ng pagkakataon na mabuhay, na matiwasay at tahimik. Ito sadya ang dulot ng Diyos sa atin. Kalayaan, kabutihan at kapayapaan. At hindi ito kayang ibigay ng kampo ng demonyo dahil ang nagpapalipin sa ganitong espiritu kailanman ay hindi magiging malaya, kailanman ay hindi mapapabuti, kailanman ay hindi magiging payapa. Kaya nga, kinontra kaagad ni Jesus sa mga Pariseo sa pagpaparatang laman sa kanya na siya ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Sa panahon natin ngayon, bibihira man ang mga balita ng mga taong inaalihan ng masasamang espiritu, marami pa rin ang napapasama dahil hindi nila tinatanggap si Jesus. Katulad din ang pagkakaali ng masamang espiritu, masasabi na ang tao ay napapasama dahil namumuhay ng hindi malaya. Mas lalong pinapahamak ang sarili at ang buhay ay walang katuwasayan. Balisa, lito, at batbat ng sandamakmak na suliranin. Kapatid, kung ganito ang naranasan mo ngayon o may kakilala ka na may ganitong karanasan, hari nawa, maalala na bukod tanging si Kristo lamang ang makakapagpalaya sa iyo. Bukod tanging si Kristo ang makakapagpalaya sa Kanya. Huwag matakot na lumapit kay Jesus. Huwag matakot na hayaang si Jesus ay kumilos sa iyong buhay. Kung tutusin, sa tindi pa nga ng ating pagkakasala, mas lalo dapat nating hanapin si Jesus. Hayaan na maramdaman natin ang Kanyang pagpapatawad. Hayaan maramdaman natin ang Kanyang pagmamalasakit. Hayaan nating maramdaman ang Kanyang pagmamahal. Sa pagtatapos ng ating pagninilay nito, iiwanan ko po sa inyo ang mga pananalitang ito. At halinawa ay huwag natin itong kalimutan. Surrender yourself to Christ and He will free you. Isuko mo ang iyong sarili kay Kristo at palalayain Kaniya. Pagpalain naman